What's up mga idol? Scotty nasa Latvia na, ready na para sa OQT. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Update lang tayo sa naging first game ng Latvia kontra sa Georgia. Akala ng maraming fans ay makakadikit ng husto ang Georgia sa laban na ito, dahil nagtapos ang first quarter na may 4 puntos na kalamangan lang ang Latvia. Pero biglang nag-init ang mga sharpshooter ng host team, tila hindi nila alam ang salitang minties, dahil lahat talaga ng mga tres nila ay nagsipasok. Grabe talaga ang ginawa ng Latvia lalong-lalo na sa second quarter. Sinubukan makahabol ng Georgia dahil medyo lumuwag ang depensa ng Latvia, pero pagkatapos nga ng konting run ng Georgia, gumawa na naman ng major run ang Latvia kaya lumayo na talaga ang score ng dalawang team. Bago ang laban na ito ay mataas ang hopes at paniniwala ng mga Gilas fans at Pinoy fans, na matatalo ng Gilas ang Latvia, pero pagkatapos nga nilang napanood ang naging first game, mukhang almost impossible pala manalo. Pero huwag kayong masyadong malungkot, dahil sasabak ang Gilas Pilipinas na full force at complete lineup, mawawala na din ang problema nila sa turnovers, dahil maglalaro na para sa kanila ang former PBA MVP na si Scotty Thompson. Ayon kasi sa multiple sources, kinausap daw ng SBP ang doktor at physical therapist ni Scotty, at sinabi nga ng mga ito na pwede naman daw siyang maglaro, hindi man 100% pero pwede siyang bigyan ng clearance. Kaya naman dagdag pa ng source, nasa Latvia na daw itong si Scotty pero hindi inilalabas, dahil siya daw ang magiging secret weapon ni coach team at ng Gilas, dahil walang scouting report na ginawa sa kanya. Pero kung ako ang tatanungin, malaking bagay talaga ang pwedeng maitulong ni Scotty lalong-lalo na ang leadership niya, isama mo na din dyan ang napakagandang mga passing niya, kailangan talaga ito kontra sa Latvia. Tulad na nga ng paulit-ulit na sinabi ni coach team, hindi afford ng Gilas Pilipinas na magkaroon ng maraming errors at turnovers, hindi rin pwedeng mangyari ulit ang nangyaring 23 turnovers kontra Poland. Totoo talaga na kailangan ng Gilas na magkaroon ng perfect game at less turnovers para manalo kontra sa Latvia, dahil kung titignan talaga ay almost impossible na manalo pa sila, pero bilog ang bola kaya sana ay magkaroon ng upset. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, matatalo nga ba ng Gilas ang Latvia? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye!